Go. Okay, Doc, first of all, kamusta po yung health status natin dito po sa city? Well, let me start with yung health, human resource at saka yung facilities. So, for more than 2 years, isang problema namin dito sa Cotabato City, ito yung health facilities namin. So, meron kaming 20 barangays na nangangailangan talaga ng barangay health station. Malaking problema ito dahil paano kami makakapagbigay ng health services kung mismo yung health facility namin ay dilapidated o kaya hindi yung pasyente makakahiga ng maayos dahil nga wala kami lugar na mapaglatihan sa mga pasyente. So problema po talaga yan namin for more than 2 years na. Pero hindi namin alam na mayroon lang tulog ang barn dito. So kung naibigay lang ito sa amin noon pa, siguro naging center for health excellence itong Cotabato City. So ngayon na nandito na kami at nakikipagtulungan na kami sa BArMM, ang Cotabato City ay under BArMM, malaking pasalamat kami dito. At malaking epekto ito sa mga taga-Cotabatini. So napag-usapan na namin dito na ang BArMM will give us barangay health stations. Napakalaking tulong po ito. So identified na po ito. So ito yung number one na rin papasalamat ngayon sa BArMM. It's something like 60 million ang inaallocate ng BArMM just for the health facilities. So ito po ay malaking tulong sa BArMM sa Cotabato City. So yun po. Pangalawa, itong human resources namin. Napakakulang. So biro mo, 37 barangays kami. Ang aming nurses and midwives, pito lang ito, yung permanent. O, tapos, 37 barangays. So, ang nangyari, mga contractual itong nag-man ngayon sa mga barangay health stations. Na every time may, every 3 months, nagre-renew ito. Tapos, nawawala sila, iba, nag-abroad. Pilay na naman kami. So, ganun po, human resource, isa sa problema. Ngayon, na nag-BArMM kami, malaking tulong. Dahil, nag-augment ngayon ang BArMM sa amin ng mga tao para mag-support sa aming operation. So, ito'y tuloy-tuloy na. So, madagdagan ng aming midwives, nurses, dito sa BArMM. So, itong 37 barangays ay malalagyan na talaga ng health workers. Yan po ang immediate ngayon na maitulong ngayon sa BArMM sa amin. Bali, aside po doon sa mga barangay health station, Dom, paano kayo nag-cope up itong past 2 years nung mga suliran nyo regarding doon? Well, parang survival eh. Kumbaga, kung ano lang yung available namin, yun lang din ang ginamit namin para lang masustain. Pero kulang na kulang talaga. Kulang na kulang talaga. So, yung tulong ngayon sa BArMM in terms of facilities at saka human resource, napakalaking tulong yan para ma-move namin yung gusto namin mangyari na health services. Ngayon, ito yung mga short term pala, no? Immediate needs namin. At this coming Monday, parang magic ito eh, na bibigyan naman kami ng drugs and medicines ngayong Monday. Yun ang kailangan ng mga Cotabatinos. So, millions of worth na drugs and medicines ibibigay ngayon sa BArMM na Cotabato City ay itong hinihintay ng mga Cotabatinos for ilang taon na wala masyadong natatanggap ng mga drugs and medicines itong mga Cotabatinos dahil kulang nga. Ngayong Monday makakatanggap na kami. So malaking tulong po yan. So nagpromise na si Minister Abbas sa amin, Dr. Abbas, na mabigyan kami ng gamot para magka-umpisa kami ng medical outreach programs. Matagal na namin gusto gawin ito. Kaso lang hindi namin ma-move kasi anong gamit yung pupunta kami sa barangay na wala kaming dalang gamot.